ginamit natin na bullet. Okay? Ala! You know? Yeah, no? Woo! Bangis ah! Bangis! Yan yeah, no? Tinan mo? Oh, 1, 2, 3. Parang 25 meters lang yan ah. Oh, tapos yung dalawa, mahimayola yung dalawa. Kanina kasi, inabangan ko yung hangin eh. Test tayo ng bala ng gawa ng arms core, 69 grains, yan. At ang gagamitin natin na barrel ay ang ating match rifle na M16A2 with Krieger barrel, 18 inches. Ang target natin is 400 meters, yan yun. Yan. So ngayon, doon sa Sierra, match heads, ang ballistics data niya nakalagay doon sa 400 meters ang drop is 22.5 inches. Ang aking barrel ay nakaset sa 100 meters zero point of aim, point of impact. Sa 400 meters ang value ng clicks ay i-determine natin dahil 1 click is equivalent to 1 MOA. So ang ibig sabihin, ang 1 click ko 4 inches ang i-up ko ha, 1 4 inches yun. 2, 8, 3, 12, 4, 16, 5, 20, and another one. 24 inches ang aking elevation. Mag-aim ako sentro. Putukan natin ang 5 rounds. Tingnan natin kung meron tayong makita na bala doon sa 400 meters. Merong medyo my wind around 5 kilometers per hour blowing towards the right. Ang ibig sabihin, I will have a small compensation papunta sa left. Okay? So I will not really aim at dead center, but I will compensate towards the left. Okay? Dahil pabukso-bukso siya, oh. Okay? So ngayon, medyo towards the right, full value wind. Tingnan natin kung gaano kalakas ang 69 grains ng arm score. Bibilangin natin ang tama doon sa down range. Okay? Are you ready? Atin ha. Right. Sa layo na to, silhouette lang talaga makikita mo. Wala kang makikitang specific aiming point. So ngayon, dead center lang tayo. Okay? Huminto ang hangin. So dead center ulit ang ating aiming point. Malino kayo mata ni Ranger si? Five rounds! Woo! Magkalamang ngayon kung malinaw pa yung mata, nakasalamin ako ha. Pero huwag kumpiyansahan. Panoorin natin. Let's go! Nandito na tayo sa 400 meters. Magkaalaman kung ilan ang tumama sa 5 rounds. Sa bala ng arm score na 69 grains ang ginamit natin na bullet. Okay? Ala! You know? Yeah, no? Bangis ah! Bangis! Ayan ah! Tinan mo! Oh my God! Wow! Oh! 1, 2, 3. Parang 25 meters lang yan ah!
Oo, oh, tapos yung dalawa, may humiwalay dalawa. Kanina kasi, eh, inabangan ko yung hangin. Ah, believe ka ba? Di ka dito, ebidensya. Ha? Yeah. Oh, sige. Ayan ha. Oh. Ranger sniper, ang spotter natin doon ay SF sniper. Kita mo yung bangis niyang shot group na yan? Sinira niya yung ano sir, ha? Yung umuha ng 400. Kasi 4 inches eh. Ito, almost 1 inch. Kung tanggalin mo yung dalawa, oh, almost 1 inch. Oh, mga 1.5 inch. Ayan, ganun. So, matindi. Ang unang pinakamatindi ay ang aking Krieger barrel. Sa tagal na, since around 2009, yun pa rin aking ginagamit, no? Krieger barrel. At yung bala ng Armscor na 69 grains ay very reliable. Actually, hiniram ko lang sa kanila yan. Ang ginagamit nyo sa shooting competition, tama? Yes, sir. Nung ikaw, anong pinaka the best shot group mo sa 400? Na subukan mo sa 400, di ba? Yes, sir. Anong pinaka the best mo? May, kaya mo ba yung ganyan? Minsan, sir. Minsan? Ha? At hindi believe ako, ha? I did not expect this, ha, Ma'am Gina. That your bullet is as accurate as this one. Okay? As nakita niyo naman, naka-iron sights tayo. And ang ginamit ko lang doon is a prone supported position. But nakita natin na with the best rifle, actually match rifle yun. I'm using match trigger, match barrel, and then match grade ammunition by Armscor. Hindi sa inano ko yung Armscor, totoo naman talaga eh. Yun ang bala nila eh. Yung nauna kong gamit kanina ay Lapua heads yon, yung 77 grains. Sinubok ko doon sa T4 na DMR. Ngayon, ginamit ko yung aking barrel, iron sights. I was able to hit with this kind of shot group. Ang bangis naman, astig naman talaga, di ba? So, para sa mga nangangarap na makasubok na makabarrel sa layong 100, 200, 300, 400, 500 meters. In fact, kaya pa natin yan hanggang sa 500 meters ay pumasok kayo sa pagsundalo at subukan ninyo sumali sa marksmanship training school, no? Magpa-assign kayo sa marksmanship training school, pero ang requirement, malinaw ang mata, hindi pala inom, hindi bulakbol, dahil ang gusto natin na makuha na mag-represent sa ating country sa mga shooting competitions ay yung disiplinado sa pangangatawan, disiplinado sa yung attitude niya, yung positive mental attitude ay nadala natin yan sa ating mga sinasalihang mga shooting competitions. At yearly ay mayroong tinatawag na ASEAN Army's Rifle Meet na kung saan sumasali dyan ang Philippine Army Shooting Team. Iyon ang dati kong team noong aking kabataan, noong ako ay tiniente, hanggang ako ay naging kapitan. At nakapag-uwi tayo ng mga medals, trophies sa mga international shooting competitions. Nakasali tayo sa unang pagkakataon noong 2005 sa Australian Army Skill at Arms Meeting or ASAM, at saka yung BISAM, maliban yan sa ARM, at naglaro rin tayo sa China. Yan ang mapatunay na you have that opportunity to represent our country by being a member of the Philippine Army Shooting Team. At yung kaalamin namin na yon ay aming ipinapasa sa aming mga next generation shooters at saka sa mga division training schools, dahil importante para sa amin, mataas dapat ang level ng aming core competency, marksmanship. Ayan, kita-kita tayo sa sunod.